Good morning, Powerhouse Church. Welcome po sa ating online service, no? I would like to greet muna ang ating mga viewers diyan sa mga team bahay. Let's go, no? Ready na po natin yung mga kailangan natin gawin, no? Mag-ready po tayo ngayon makinig ng salita ng Diyos, no? Comment, like, and share po natin yung ating video live stream today. No, marami pong nanonood diyan, no? Binabati ko rin yung mga viewers natin, no, from other countries, yung mga OFWs natin, mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa, no. Welcome na welcome po kayo dito from UAE, no, sa bansang Japan, Greece, no, sa US, sa China, sa Hong Kong, and sa Libya, no, and all the parts of the globe, no. Welcome po. Good morning, good afternoon, at good evening. Yan. No. Again, bago po tayo mag-umbisa, i-ready na po natin, no. Mag-focus po tayo kung nasa bahay tayo, kasi sa bahay marami diyan distraction, eh, no. So mag-focus tayo ngayon, no. Tabi muna natin yung mga ginagawa nating ibang bagay, no. Labas natin yung notebook, yung Bible natin, yung ballpen natin, and mag-focus po tayo today. Okay? Kung ready na po tayo, mag-comment tayo diyan. I am ready. Yon. Pero bago ang lahat, samahan niyo ako manalangin. No? Let us pray, no. Yes, Lord God, we worship you, Panginoon. We honor you, Lord God, sa oras na to, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy na gabay, Lord God, na binibigay niyo sa amin. Patuloy na strength, Lord God, encouragement, Panginoon. And today, Lord God, we pray for change, Panginoon. We pray for your word, Lord God, na magamit niyo kami, Lord God, na instrument, Lord God, to change our lives, Lord God. Lord God, we pray for blessing na sino mga makakarinig namin sa ito, Lord God, will be blessed by you, Panginoon, Lord God. Thank you for this day. Ilayo niyo kami sa anong distraction, in Jesus' name. Amen and amen. No? So, kung may Bible po tayo, pwede natin i-open yung ating Bible sa Colossians 1:10. No, may babasahin po tayong message muna, no. Sabi ni Lord sa Colossians 1:10, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, no. Sabi dito, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, no. Sa passage po kasi na ito, si Paul is gumawa ng letter for the people sa Colosse, sa lugar po 'yon, no. Na pinag-train niya yung mga tao to be filled with the knowledge of God's will, no? Na itong mga taong to is maintindihan, no? Magkaroon ng knowledge, no? Ano pa yung gusto, naisin ni Lord, no? So, because knowing the God's will, no, it will enable us, no, to live a life na pleasing sa mata ni Lord, no? Alam niyo, anong klaseng buhay kaya yung pleasing na nakakatuwa, no? Anong klaseng buhay yung pleasing sa mata ni Lord, no? Meron ba tayong sagot diyan? Mag-comment tayo, no. Sabi dito kasi yung pleasing life pala, no, a worthy life of the Lord, no, is yung nagbe-bear ng fruit and growing in knowledge, no. Bearing fruit and growing in knowledge, no. Kaya po ang Christian life, sabi sa amin ni Pastor dati, being a Christian requires constant progression, not perfection, no. Ano ibig sabihin noon? Constant progression, no? Bilang mga disciple po ni Lord, kailangan yung pagbabago is patuloy, no? Yung paglago natin spiritually, yung maturity natin, dapat tuloy-tuloy. Yung understanding, yung character mo, yung values mo, kailangan increasing, no? Yun po yung mas importante. It's not about perfection, no? Sabi diyan, kailangan yung knowledge mo kay Lord, no? And reminder ulit, ano nga ulit yung knowledge? Knowledge is yung intimacy mo kay Lord, no? Dapat yung relationship mo kay Lord lumalago, no? So it requires constant progression, no? It's not just about being perfect, no? Minsan kasi akala natin pag Christian dapat perfect. Hindi ka na nagkakamali, hindi ka na nagkakasala, no? Yun ang expectation ng tao, eh. Kaya ang tao kapag may nakitang Christian na nagkamali, oh, Kristiyano ka pa naman, 'di ba? Narinig niyo na ba 'yon? No? Ano ba 'yung ibig sabihin ko dito, no? Maaring perfect attendance ka sa church. Maaring perfect attendance ka sa cell group, nagagawa mo 'yan. Perfect ka sa ministry mo, no? Perfect in devotion mo, walang sablay. And everything, no, sa mga ministry ginagawa natin, no? Hindi po masamang i-perfect 'yan. Kung nagagawa mong perfect 'yan, that's good. Good job, no? Pero eto 'yung tanong, eh, no? Ang tanong is, ano 'yung lumago sa iyo? No? Ano yung lumago sa iyo? Ito po yung mas mahalaga. Ito po yung dapat nating mas pahalagaan, mas tignan. Ano yung lumago sa atin? Ano yung nadagdag? No? Ano yung nagbago sa akin? No? Is there progress?
No? Kasi nakakalungkot po kung perfect ka sa mga yan, tapos ang daming tao, no? Perfect magsimba, pero yung buhay, wala pala nababago. No? Kaya po, nakakalungkot pag ganun. No? Ano ba ibig sabihin ng progress? No? Progress is a process of developing or moving towards a more advanced stage. No? Sino dito nag-aaral? No? Lahat naman tayo siguro nakaranas mag-aaral. No? Ang grade 1, kapag naging grade 2, ang tawag po doon, may progress. No? Pag ang grade 1, nakaabot, nakatungtong na grade 2, naka-graduate, may progress. No? Kasi na-develop ka, you move to a more advanced stage. No? Being a Christian, dapat may changes po sa buhay. No? Halimbawa, dati, palamura ka. No? Dati, palamura ka. Sinong guilty? No? Yan, mahilig ka magmura. No? Tapos ngayon, nung narinig mo si Lord, nakilala mo si Lord, nagkaroon ka ng relationship kay Lord, nawala yun. No? Nagbago ka. Progress po yun. No? Ibig sabihin, may progress na nangyari sa buhay mo. Yung dati, masamang tao ka. No? Puro ka chismis. No? Puro ka kasinungalingan. Ngayon, bagong buhay ka na. No? Isang makikita natin nagkaroon ng progress, bigay ko example ha, si Baron. No? Kilala niyo si Baron Geisler? No? Kilala natin. Sumigat eh. No? Mga nag-trending yung mga ginagawa kasi itong taong to dati. No? Panay kalokohan. No? Pero ngayon, nakita mo na naging Christian, nagkaroon ng progress. No? Yung dating lasinggero, dating loko-loko, walang direksyon yung buhay, nagkaroon ng progress. No? Kasi nakilala niya si Lord. No? Nabaligtad yung buhay nung naging Christian. Nakilala si Lord. Nagkaroon ng relationship kay Lord. Yun po yung mas malaga. No? It requires, alam mo kasi yung change, sabi nga, constant progression. Yung change kasi, it's part of our life cycle. No? It's part of our life. Hindi mo maaalis yan eh. No? So, everyday po, tayo ibabaguhin ni Lord. No? Amen? So, comment natin dyan. No? Today, I will make progress. No? Alam nyo, it's a problem kapag ang Kristiyano hindi na nagpo-progress. No? Hindi na nababago. No? Panay ang simba, panay ang pakinig ng salita ni Lord, no? Nag-cell group, nagde-devotion ka, pero hindi ka nagbabago. No? Walang progress. Problema po yun. No? Alam mo, problema po pag ang grade 1, hindi nakapunta ng grade 2. Pag ang grade 6, hindi nakagraduate. No? Kung high school ka, hindi ka naka-advance. No? May problem po, no? Hindi ka nakakapag-progress. So as we walk in our life, no, siguraduhin po natin na may change, no? Nagma-mature tayo, nagbabago tayo, no? Sa Christian life natin, dapat may change, no? Dapat may mga naalis na sa atin, may mga nabago natin, no? Babalikan natin 'yan, no? Sabi dito, your attitude is determined by your understanding, no? Ano yung attitude ng tao? Yung galaw, yung way ng pag-iisip, pag-uugali, reaction ng tao, no? Nakadepende yan sa understanding ng taong yun. No? Bigay ng example. Sino dito yung naka-encounter na naka-experience na ng sunog? No? May nasunugan, no? Malapit. No? Ano ang unang reaction ng tao? No? Di ba normally, makikita mo dyan, nagsisigawan, nagpapanik, nagkakagulo. No? Siguro may mga naiyak. No? Iba, ano, nagtatakbuhan. No? Pero ang bombero, no, ang fireman, no, pag may sunog yan, hindi mo yan makikita yung nagsisisigaw na, ano, uy, may sunog, alis tayo dyan. No, hindi. No, ang bombero, yan yung unang lalapit. No. Kung ang mga tao palayo, sila yung palapit. No. Bakit ganun? No, ba't ganun yung attitude nila? Bakit hindi sila nagpapanik? Ba't parang kalmado sila? No? Because of their understanding. Ganun din sa doktor, no? Pag ang doktor sa ospital may inoperahan, 'yan yung unang matatakot, ay may dugo, no? 'Yan yung unang ano eh, kalmado, makikita mong kalmado, no? Makikita mo yung mga kasama nung na ospital nagpapanik na, pero yung doktor kalmado lang, no? Because of their understanding, no? Iba yung level of understanding. Natutunan nila 'yon, nalaman nila 'yon, they know the situation, no? Kaya yung attitude nila iba. No, yung way ng reaction nila is iba, no? So they have a deep knowledge and experience, no? So titingnan natin last year, nag-start yung COVID talaga 2019 eh. No, tapos kumalat siya 2020 sa atin. Na lockdown tayo March,
No? Umasok yung COVID. Ito, tingnan natin ha. Ano ang reaction ng mga tao? No? Ano yung naging attitude ng mga tao na nagkaroon ng COVID? No? Iba-iba eh. No? Nakikita mo, yung iba nag-panic buying. No? Sino yung mga nag-panic buying dyan? No? Yung naging parang chaotic. No? Yung iba parang feeling na end of the world na. No? Yung iba, ang ginawa na lang is maging keyboard warrior. No? Kung sino-sino na sinisisi. No? Kasalanan ng gobyerno to, kasalanan ito, no? Itong taong to. No? Nagkakaroon ng, ang toxic na nga sa Facebook eh. No? Yung iba naman, napapray bigla. No? Sige dito yung napapray ka bigla, napasimba, hinanap mo agad si Lord. No? Again, no, yung magiging attitude or reaction natin, depende yan sa understanding natin. No? Alam nyo, ang pag-uusapan natin talaga ngayon is about problems. No? Usapang problema tayo. Hindi ko alam kung gaano kadaming problema ang hinaharap natin ngayon. Hindi ko alam sa buhay natin, sa buhay nyo. No? Pero lahat ng tao, sigurado ako may problema. No? Meron tayong problema. So, bakit ba may problema? No? Ano yung problems na hinaharap natin? Hindi po yan random. No? Hindi yan random. No? May reason. There's a reason behind the problem. And that is the thing na kailangan po nating maintindihan. No? Kasi pag naintindihan mo yung reason behind the problem, yung attitude natin sa problema mag-iiba. No? So today, we will talk about understanding the problem. No? Narinig niyo ba yung tanong na to? Lord, bakit mo hinayaang mangyari to? No? Ito narinig ko madalas. No? Kung totoong may Diyos, bakit tayo may problema? No? Ito yung argumento ng iba. No? Kung totoong may Diyos, bakit may pasakit? Bakit may pahirap? Ba't may mga tao naghihirap? No? Ba't may mga nagkakasakit? No? Bakit may COVID? Bakit may cancer? No? Naitanong na ba natin yan? No. Kasi naitanong ko na dati yan eh. No. Tapos sabi ko, si Lord naman all-powerful. Kaya naman niyang pagalingin at alisin lahat yan eh. Pero bakit hinahayaan niya mangyari at maranasan ng tao? No. Sagutin po natin yan. No. Bigyan kayo ng ano, ito yung point of view ng mundo sa problema. No. That the world view problem as a negative thing. Amen? No. Ang totoo, ayaw ng tao ng problema. Sino ba naman ang may gusto ng problema? No? Gusto nyo ba ng problema? No? Di ba gusto natin solusyon? No? Why? Because we saw problem as pahirap, pasakit. No? Wala siyang maidudulot na maganda. No? Madedepress ka dyan eh. O, malulungkot ka lang dyan. No? And many negative things. No? Pero sa Bible pala, iba. No? Iba tinitingnan ng Bible. No, tingnan natin yung point of view ni Lord sa problema. No? Sa James 1:2-4, dito tayo iikot. No? Masahin po natin kung may Bible tayo. James chapter 1, verses 2-4. No? Sabi dito, bigyan ng background. Ah. Ang James po, hindi sinulat ng apostle ni Lord. No? James, ito pong James na tinutukoy dito, is kapatid mismo ni Lord. No? Kapatid to ni Lord. No? Tapos sinulat niya to for the Christians, no, mga brothers and sisters that were scattered, no, kasi noon time na to hinuhuli po ang mga Kristiyano. Bawal magsimba, bawal magdasal, no. Hinahunting po ang mga Christian time na to. So sabi niya dito, consider it pure joy, no. Gumawa siya ng letter para sa mga tao to encourage. Sabi diyan, no, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, no? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pag-usapan po natin, no? Medyo mag-deep dive tayo. No? Ano bang ibig sabihin nito? No? Normally, ano po ang itsura ng tao may problema? No? Comment nyo nga, ano yung sa tingin nyo, ano itsura ng tao may problema? No? Na-imagine nyo, imagine niyo mabuti ah. Ano itsura ng tao may problema? So, alam niyo minsan itsura pa lang, wala pang inakwento, alam mo na problemado 'tong taong 'to. No? Minsan ang tao may problema, malungkot, no? Nakasimangot, no? Hindi siya masaya, no? Eh may problema eh, mukhang stress, haggard, no? Hindi na naaayos 'yung sarili, no? Nung may financial problem ka, masaya ka ba? Nung may family problem ka, masaya ka ba? No? Nung nagka-problema ka sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, nalulugi ng negosyo mo, masaya ka ba? No? Masaya ba tayo sa ganun? No?
may physical problem ka, nagkasakit ka, no, nalaman mo may cancer ka, masaya kaya yon, no? Minsan, ang normal na reaction ng tao doon is malungkot, stressed, no? Iba yung galaw, iba yung attitude, no? Matamlay, minsan laging galit na, no? Bakit ganun? Because they don't understand the problem, no? Kasi hindi mo naiintindihan yung purpose pala ng problema. Kaya pala sabi dito, no? Alam niyo, today po, ang pag-uusapan talaga natin is, ang title ng message natin today is Overwhelming to Overcoming, no? How can you transform yung overwhelming problems to overcoming the problems? No? Today, we are going to transform our mindset. No? Mindset plays a very important role sa buhay natin. No? Sabi nga, yung commercial dati, what your mind can conceive, no? Your body can achieve. No? Centrum yata yun. No? Sabi na, no? What your mind can conceive. No? Alam, minsan, umpisa pa lang negative na, no, iniisip mo agad, wala, talo na to. No? Minsan may ganun tayong sitwasyon sa buhay, no? Wala na to, talo na, lugi. No? Minsan pag ganun yung attitude ng tao, hindi ka nagaganahan. No? Iba na yung galaw mo, iba na yung approach mo, tatama rin ka na. No? So yun yung kailangan natin baguhin. Kaya pala sabi dito sa verse 2, consider it pure joy. No? Dear brothers and sisters, whenever trouble comes your way, no, let it be an opportunity for joy. Sabi yan sa NLT na version. No? Magkaroon tayo ng positive na attitude, no? Positive na attitude. Yun po 'yon, no? Pag tinest ni Lord ang faith mo, kasi titest 'yan eh, through problems, no? Magkaroon tayo ng positive attitude. Wag nating tingnan 'yan as a negative thing, no? 'Yun yung una mong isipin, no? Sabi nga diyan consider, eh. Ano ba ibig sabihin ng consider, no? Sa Tagalog, isaalang-alang mo, no? Sa ibang term, isipin mo, no? Pag may problema ka, pause, no? Wait lang, no? Teka lang, no? Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Na pag may dumating kasi yung problema, ang una na activate is yung emotion natin. No, minsan naiisip mo agad paano na to, no? Magpapanik ka na, nai-stress ka na, no? So inhale, exhale, no? Relax, wait lang, no? Consider, no? Isipin mo mabuti, no? You have to find, no? Isipin mo mabuti. No? Kaya consider it pure joy. No? Huwag ka muna maging emotional. No? Sige dito, dumadating na yung bills mo, yung sweldo mo, hindi pa dumadating. No? Minsan, natotorete ka na doon eh, pag ganun eh. No? Nawalan ka ng work kasi pandemic. No? Minsan, nakaka-stress agad eh. No? Pero huwag muna isipin. No? Relax ka muna. No? Kailangan hindi negative tingin mo dyan. No? Sabi diyan, consider it pure joy. Ano ibig sabihin ng pure joy? Galak, no? Gagalakan, no? Having joy doesn't mean there's no suffering. No, hindi porket masaya or joy andun yung galak sa puso, hindi ibig sabihin wala nang problema, no? Ang sinasabi po dito is instead of having this negative attitude, magkaroon ka ng positibong attitude, positive outlook, no? Kahit may problema. Ba't mo kailangan ikatawa? Kasi sabi sa verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. No? Ano yung ibig sabihin? No? Sabi sa NLT, for when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. No? Yung problema po, yung trials natin, will strengthen our faith. No? Yan po yung point number 1 natin. No? Yung trials pala, designed yan to strengthen your faith. No? This testing will produce perseverance and your endurance will grow. Ano ibig sabihin ba nun? No? Alam nyo, pag tinest tayo ni Lord, dito lalabas or makikita yung quality ng faith mo. Anong klaseng faith meron ka? No? Parang exam sa school. No? Tinetest yan, kaya ka may exam kasi tinetest, tinitingnan. Ano ba yung natutunan mo? No? May naintindihan nga ba talaga to? No? Sa test mo i-apply yung mga natutunan mo eh. No? The same thing with God, no? Tinetest tayo ni Lord. Ano bang natutunan nito, no? Binasa nga nito yung salita ko. Ano kaya natutunan nito, no? Matingnan nga, no? Tinetestingin ka ni Lord, no? Hindi na problema. Kaya ngayong pandemic, lumabas 'yan eh, no? Lahat tayo affected eh, no? Sino dito yung naging faithful sa tithing, no? Ayun, napakahirap mag-tithes ngayon pag may problema ka pinansyal, no? Lalo na ngayong pandemic, no? Pero sino dito yung nagiging faithful pa rin in tithing, no? Faith is tested, no? Ang expected outcome po diyan, perseverance, no? Ano ibig sabihin nun?
Perseverance is persistence in doing something despite difficulty, no? Or endurance, sa ibang passage, sabi doon, withstand hardship, no? Bilang mga Christians, napakalaga po ng attributes na to. Kailangan po meron tayong endurance, no? Perseverance, no? Patience, no? Yan po yung staying power, no? Kasi tayo, dadaan tayo sa series of problems, no? Minsan sabay-sabay pa yung problema, no? Pag wala kang endurance, gi-give up ka lagi, no? Pag wala tayong perseverance, no, patience, susuko ka na agad, no? Lord, ayoko na. Ganun lagi ikaw, sagot mo, no? If wala kang endurance, how can you overcome, no? So yung continuous problems, yan po yung magpapalakas sa atin, no? Alam niyo yung kamao? By science to, ha. Ang kamao, kapag sinuntok mo sa pader or punching bag, yung buto, may mga maliliit daw palang buto dyan na dudurog, no? Tapos kapag yun gumaling, no? Kapag daw yung mga buto yun gumaling, mas matibay na siya kaysa sa dati, no? Kaya pala yung mga boksingero suntok ng suntok sa punching bag, no? Masakit ba yun? Masakit yun. Nakakapagod ba yun? Oo. Pero yung boksingero tuloy sa pagsuntok yun, no? Tayo mga Christians, para daw tayong mga boksingero, we strengthen our fist, no? Sa Christians, we strengthen our faith, no? Andun yung sakit, andun yung pagod, no? Pero at the end of the day, masaya yung boxer kasi alam niya, no? Alam niya yung reason kung bakit yung nangyayari yon, no? Ba't niya ginawa yung sakit na yon, no? Kasi yun yung magpapalakas sa kanya, eh. Same thing with us, no? Yung problema po, yan yung magpapalakas sa atin, no? Kaya huwag tayong malungkot dyan, no? Para in the future, no, sabi, pag may dumating na mas mabigat na problema, hindi ka nakakaba-kaba. No? Kaya sabi sa verse 4, let it grow. No? When your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Handa ka sa kahit anong bagay. No? Pag may dumating na ibang problema, because na-develop yung faith mo, yung endurance mo, no, handa ka na. No? Ready ka na sa mga iba pang dadating na problema. No? Pag may problema, activate your faith. No? Practice po natin yon. Practice natin yon. No? O sabi dito, you have to consistently do this, no? And you will mature. No? Andun yung progression. No? Andun yung changes. No? Then you will be strong in character. Yan po yung sabi dyan. No? It is all about building your character. No? Problems, point number 2, are there to build your character. No? Anong klaseng character po? A Christ-like character. No. Pagtapos po ng problema, may bagong ikaw, no? Sana pagtapos ng pandemic na to, mayroong bagong ikaw, no? This is the purpose of problems, eh. God is doing this, letting this happen to develop yung character po natin, no? Yung values natin, yung attitudes po natin, no? Sabi sa Romans 5:3-4, we can rejoice too when we run into problems and trials. Yan din yung sinasabi dito, we can rejoice, no? Kapag meron tayong problema or trials, for we know that they are good for us, no? They are good for us, no? Mabuti pala sa atin yung problema. They help us to learn to endure, no? And endurance develops strength of character in us, and character strengthens our confident expectation of salvation, no? Sabi po yan sa Romans, no? So, nade-develop yung endurance mo. Pag nade-develop yung endurance mo, yung character mo made-develop. Then magiging confident ka na, no? Alam mo na that God is going to save you, no? In every problems na alam mong nandiyan si Lord. So number 1, to strengthen your faith, starting today, ganito natin tingnan yung problema, no? That our sufferings is to strengthen our faith and to develop our character. No? Dito magtatapos John 9:1-3, no? Naging devotion ko po ito, sabi sa John chapter 9 verses 1-3. Basahin lang natin. No? As Jesus was walking along, he saw a man who had been blind since birth. No? Bulag since birth. No? Pinanganak siyang bulag. Sabi dito, teacher, his disciples asked them, why was this man born blind? No? Lord, bakit? Bakit? Sabi ng mga disciples, ba't bulag to? No? Was it a result of his own sins or those of his parents? No? Sabi nila, siguro, kasalanan kasi ito ng parents niya or may kasalanan siyang ginawa, no?
Ano yun, dati kasi, bigyan ng background, yung mga Jews, they believe na reincarnation, may paniniwala pala silang ganun. No? Siguro, itong taong to, may kasalanan before sa una niyang buhay. No? Kaya siya pinanganak ng bulag. Or some yung ibang Jews, paniniwala nila, baby pa lang daw, nagkasala na sa tiyan. may ganun silang belief. No? So, kaya daw siya nabulag, parang karma. No? Karma yun, kasi may kasalanan to eh. No? Mahirap po mabuhay ng bulag. No? Wala ka nakikita. No? Why is the Lord allowing this suffering? No? Ba't hinaya ni Lord itong pahirap na to sa mga tao? Mahirap maging bulag eh. Ba't hinaya ni Lord? No? Nakikita nyo ba? Or napapansin nyo? Bakit may mga taong pinagdadaanan to? Bakit may mga taong pinanganak, may disability, kulang yung paa, kamay, no? Yung iba sobra, no? Some may be born with family problems, no? Or nabubuhay, may family problem, broken families, broken marriages, no? Some may be born in a not so rich family, no? Na pinanganak ang mahirap, no? Naghihirap, pingan iba pinanganak na may sakit, no? Ba't hinahayaan ni Lord mangyari yan? Now, some might be facing depression, no, sa buhay nila ngayon habang nabubuhay. No? Yung ibang baby na nakikita natin, iniiwan sa daan. No? Ba't hinahayaan ni Lord mangyari ito? No? Why? No? Why? Ito yung sagot ni Lord dyan. No? He was born blind, so the power of God could be seen in him. No? Sa NIV sabi yan, so that the work of God might be displayed in his life. No? So ito palang ano, ito palang suffering na to, hinayaan mangyan ni Lord, no? So that his power could be seen, no? Sa buhay ng taong 'yon, no? Kaya pala pag meron po tayong difficulties sa buhay or sufferings, no? Huwag tayong malungkot, matuwa ka. Kasi ibig sabihin niyan, gagamitin niya ni Lord, no? I-comment mo diyan, gagamitin ka ni Lord, no? God will transform your difficulty into a testimony, no? You will be a testimony of God's work, no? Makikita ng mga tao yung buhay mo, no? Gagamitin Lord to inspire people, no? That God is alive, na may Diyos pala na buhay, that God can transform, God can change, God can bless you, God can heal you, no? Yan po yun, no? Kaya tayo pag may problema, matuwa kasi God is in the work. May ginagawa po si Lord sa buhay mo, no? At gagamitin niyang yung difficulties na nararanasan mo to be a testimony sa buhay ng iba, no? No, sana sino excited na ngayon, no? Pag may problema ang dadating, no? Na you expect something from God, no? So let's have a positive output, no? A positive attitude lagi, no? Huwag tayo masyadong maproblema, ma-depress, no? Tayo masyadong malungkot, no? Tanda mo, Kristiyano ka. No? Tanda mo, may Diyos ka. No? At yung Diyos po na sinasamba natin is buhay na naririnig tayo ni Lord. No? Kaya huwag tayo matakot. No? So sana today, nag-progress po tayo. May progression na nangyari sa buhay natin. Alright? So yun po ang mensahe ni Lord. Let us pray. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat for the message, Lord God, for reminding us, Lord God, na we need, Lord God, to have a positive, Lord God, outlook sa problema, Panginoon, that these problems, Lord God, is hinayaan niyo mangyari, Lord God, for us to be developed, Panginoon, for us to be strengthened, Lord God, and Lord God, for you to proclaim your word, Lord God, sa mga tao. Panginoon, maraming salamat for this day. Help us, Lord God, in every problems, Lord God, patuloy niyong i-reveal sa amin, Lord God, yung pagsama niyo, Panginoon. Patuloy niyong aming samahan, Lord God, and Lord God, we pray for blessings sa buhay, Lord God, ng mga tao makikinig nito, Panginoon. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.